Amen. Praise the Lord. Praise God, mga kapatid. Praise the Lord. So, magandang gabi mga kapatid, ano? At welcome po sa ating Bible study sa gabing ito. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat at gabay sa ating lahat. Amen. Kami rito ay 2 days na. Nakadalawang araw na kaming lockdown. So, 4 days kami dito lockdown. Itong barangay namin, pati yung katabi. Mga kapatid, 2 days na lang. Amen. At anyway, holiday din yung Thursday and Friday hanggang Saturday. Kaya wala rin pasok ang mga empleyado. Amen. Pero tingnan natin kung anong magiging protocol ngayong April, mga kapatid. Starting sa Monday, kung i-extend ba or what, mga kapatid, ano? Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero anong pa man ang mangyari, mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen. Magtiwala lang sa Panginoon at manalangin, sumamba sa Kanya, magpatuloy sa paglilingkod. Yan po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Ano? So, sa di pagtatagal, tayo po ay ipapasimula na sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Ayan. Praise the Lord. Okay, so tayo po ay magpapasimula na sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Let us all pray, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amen. Makila at mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong biyaya at habag, Panginoon, sa aming lahat. Sa buhay at kalakasan, sa provision mo sa amin, Panginoon, pag-iingat, proteksyon. At ngayon kami ay naka-lockdown, naka-quarantine, community quarantine, Panginoon. Pero ano man ang nangyayari, patuloy ka na mabuti sa amin, tapat, Panginoon. Magpo-provide, nagbibigay ng buhay at kalakasan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri ang iyong pangalan. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Hugasan ng iyong banal na dugo. Balutan, lukuban mo kami ng banal mong dugo at presensya, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ikaw po ang magsiyasat sa aming mga puso. At patawarin kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan sa iyong harapan. Anumang bagay na hindi kalugod-lugod, Panginoon, sa iyong harapan, patawarin mo po kami, hugasan at linisin. At hindi po bigyan mo kami ng karunungan sa aming pag-aaral ngayong gabi ng iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod at ang unawa, Panginoon, karunungan na gagaling sa iyo ay ibigay mo po sa aming lahat. Ang ibang mga kapatid na wala pa, idako mo po sila sa pakikinig ng salita mo sa gabi nito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyong dakil at makapangyarihang pangalan. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen, mga kapatid. So, magandang gabi sa ating lahat. Praise the Lord. So, narito tayo muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. At tutuloy natin ang ating series. Part 2 na tayo ngayon. Nagsimula na tayo kahapon, paggabi, I mean, ng panibagong series, mga kapatid, ano? Nagsimula tayo ng series sa pag-aaral dito po sa Philippians.
Natapos na tayo sa Hebrews, natapos tayo sa Galatians, Ephesians. At ngayon, sinisimulan natin ang pag-aaral dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Okay, so ito ay sulat, ito ay epistle. Ito po mga kapatid ay liham or sulat ng apostol sa mga mananampalataya na nasa Filipos. So natalakay natin kagabi na ang Filipos po ay nandiyan sa Macedonia, nasa bandang Greece po yan sa panahon natin. Kumbaga malapit sa boundary ng Asia saka ng Europe, mga kapatid, ano? So nagpasimula na magkaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo dito po sa Europe, magsimula dito sa Macedonia, dito sa Filipos. Kagabi natalakay natin kung paano nagkaroon ng church sa Filipos. Kung naalala niyo yung lesson natin kagabi, yung mga nangyari, ano, kung paano nagkaroon ng church doon. Balikan ninyo kung na-miss po ninyo kagabi yung ating topic, paano nagkaroon ng church sa Filipos, pwede nyo pong balikan yung lesson natin kagabi. So itong sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, ito ay dinala ni Epaphroditus o ni Epaphras, mga kapatid. Siya yung naging mensahero, mga kapatid, ano, ni Pablo. Dahil itong mga taga-Filipos nagpadala ng tulong na pinansyal kay Pablo. Dahil nakulong si Pablo sa Roma, at nabalitaan ng mga taga-Filipos na nakulong si Pablo, nagpadala sila ng kumbaga offering ng tulong kay Apostol Pablo para po sa kanyang mga pangangailangan. So nagpadala sila ng tulong, at ito naman si Pablo bilang pasasalamat din sa kanila at mga paalala, mga mensahe, sumulat siya. So pagbalik ni Epaphras, ni Epaphroditus, dala-dala na niya yung sulat doon sa sulat, yung sulat ni Pablo, dinala niya. Pagbalik niya sa Filipos, dala-dala niya yung sulat, itong sulat na ito, mga kapatid. At ito ay na-preserve, binabasa ng mga mananampalataya sa church, na-preserve at napasa-pasa, pinaikot, mga kapatid, yung church, yung sulat na ito, itong epistle na ito ay binasa rin ng ibang mga churches at pinreserve nila at nakasama sa Bible, nakasama sa canon ng scripture ng New Testament, etong sulat ni Pablo sa mga taga Filipos. So natalakay natin yung background, introduction kagabi. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ay sisimulan natin ang pagbabasa at pag-aaral dito po sa mismong sulat. Kaya basahin natin, simulan natin, mga kapatid, ang pag-aaral, pagbabasa ngayon sa chapter 1. Excuse me, chapter 1, verse 1 ng Filipos. Ito, tapos na natin to eh. Oo, tapos na to. Ito yung kagabi, ano? Ayan. Dito tayo sa Philippians chapter 1, verse 1. Ang sabi dyan, mga kapatid, basahin natin, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. Amen. So, sabi dyan ni Pablo, mga kapatid, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono. So, etong unang verse, mga kapatid, ay kagaya ng mga sulat, ano? Pag sumusulat tayo, nilalagay natin kung para kanino at kung sino ang sumulat, kanino nang galing yung sulat. So itong sulat, makita natin malinaw, ang sumulat ay si Pablo, Paul. At sabi dyan, kasama ni Pablo nung panahon na yan si Timothy o si Timotheus. Timotheus yung Greek name ni Timothy. Timotheus. At so itong sulat ay galing kay Pablo at kasama niya si Timotheus nung panahon na yan sa Roma. Nakulong si Pablo doon.
Makikita natin sa huling chapter ng Book of Acts ang kalagayan ni Pablo sa Roma. Pwede siyang dalawin sa may bahay na kanyang inupahan, may mga bantay lang siya doon. So parang house arrest. Kaya sila Timothy, nakakapunta ang mga tao sa bahay ni Pablo kung saan siya nakakulong. Kaya nung panahon na yan, kasama niya si Timoteus at nagpakilala siya dyan bilang alipin, servant of Jesus Christ. Ang ginamit niyang term dyan ay servant. Pero sa original na salita, ang servant dyan ay dulos. Kaya sa Tagalog, kapag binasa natin, ang nakalagay ay alipin. Dahil itinuturing ni Pablo ang kanyang sarili na alipin ng Panginoong Hesukristo. Yung mababa talaga, di ba, yung pinakamababang antas ng tao nung panahon nila, yung mga alipin. Sila ay walang sariling karapatan, sila ay pagmamay-ari ng kanilang master, at yan po ang kalagayan na itinuturing ni Pablo sa kanyang sarili. Siya ay alipin, sila ay alipin ng Panginoong Hesukristo. Pag sinabi mong servant o alipin, dulos, hindi po ito part-time. Ano po? Hindi ito part-time occupation, or ito ay full-time na paglilingkod at wala silang ibang goal kundi ang gawin, ang kalooban ng master, mga kapatid. So nagpakilala siya bilang servants of Jesus Christ, dulos, alipin to all the saints. Para kanino ang sulat? To all the saints sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Filipos. Amen. So ang sulat na ito ay para sa mga saints na nasa Filipos. So ang mga mananampalataya, ang tawag sa kanila ng New Testament times ay saints. Ano po? Kagaya na banggit ko na, mga kapatid, ang saints sa Bible ay hindi po mga piling tao lang. Ang saints sa Bible, lahat ng mananampalataya. Dahil ang mga mananampalataya ay justified, sanctified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God, sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Mga kapatid, ano? So na-sanctify ang lahat ng mananampalataya. Kaya ang tawag sa kanila ay saints. Yan po ang totoong biblical definition ng saint. Kung ikaw ay mananampalataya, ibig sabihin na baptized ka in Jesus' name, ikaw ay tumanggap ng Holy Ghost, ikaw ay saint. Na-sanctified ka na, binanal ka, inari kang ganap sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ang biblical way on how to become a saint, mga kapatid. Ano? Kaya sabi niya ni Pablo, ang sulat na ito ay para sa lahat ng saints. Lahat ng saints in Christ Jesus which are at Philippi. Tayo po ay naging saint dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo naging saint dahil sa ating sarili. We are saints in Christ Jesus. Kaya kung naganap na sa iyo, ang kapanganakang muli, nabautismoan ka na sa tubig at sa Espiritu Santo, isa ka ng saint in Christ Jesus. So ang sulat ay para sa lahat ng saints. Ibig sabihin ng saints dyan, baptized in Jesus' name. Of course, nanampalataya, nagsisi, baptized in Jesus' name, baptized in the Holy Ghost. At namumuhay na may kabanalan. Nagpapatuloy. So, sa mga saints na nasa Philippi, mga kapatid, ang sulat na ito ay para sa kanila. Kasama ang mga bishops and deacons. So, sa panahon natin, pag sinabing bishop, eh ito yung matataas, mga kapatid, na pari, ano, sa Roman Catholic tradition or religion, bishop yung mga obispo, sila yung matataas, mga kapatid, na ranking, ano po, sa mga kaparian. Sa atin sa UPC, may mga tinatawag tayong bishop kapag ang isang minister ay namamahala ng maraming gawain.
ay pwede silang i-consider as bishop. Although wala tayong official na title na bishop. Ito ay honorary lang. Halimbawa, mga kapatid, si Pastor Nomer, pwede natin siyang ituring na bishop dahil bukod sa Tondo Church, eh marami rin siyang ibang gawain na pinapamahalaan at mga gawain na nanggaling sa kanya kasama na ang Malabon. Ano po? Yang sa inyo kala Pastor Joel Tinoco, galing din yan si Pastor Joel sa Tondo. Amen. Sila Pastor Picar. Amen. So, si Pastor Nomer bilang overseer ng maraming gawain, pwede po siyang tawagin as bishop. Yan po ang ibig sabihin ng bishop in the New Testament terminology. Ang ibig sabihin ng bishop ay overseer. Oversee. Sila nag-oversee. Ibig sabihin, namamahala sa gawain. So, binati ni Pablo at ang sulat na ito ay para sa mga saints, sa mga bishops o sa mga overseer ng gawain na nasa Filipos, mga kapatid. Kasama sa mga bishops, mga kapatid, ano, yung mga pastor ng panahon nila, yung mga namamahala, bishop o kaya presbyter ang tawag ng panahon nila, elder or presbyter. O yan, bishop ang tawag. Ibig sabihin ng bishop ay overseer. Ito yung mga pastor na namamahala ng mga gawain. Yan ang tawag sa kanila, bishop or presbyter. At mga deacons. Sino yung mga deacons? Ano ang ibig sabihin ng deacons or diakono, mga kapatid? Sa panahon natin, mga kapatid, sa ating structure sa church, eh, hindi na natin masyadong, hindi na ginagamit sa atin yung term na deacons, mga kapatid, ano? Although yung iglesia ni Cristo, alam ko meron silang deacons na tinatawag. Sa atin, sa church, wala na po tayong, hindi na natin ginagamit yung term na deacons. Pero ang ibig sabihin po ng deacons, mga kapatid, ay ministers. Or sila yung mga church elders, mga kapatid. May kita natin ang history ng mga deacons. Dito po yan sa Acts chapter 8. Mga kapatid, diyan natin makikita ang history. Oh, sorry, Acts chapter 6. I mean, sa Acts chapter 6, makikita natin kung paano nagkaroon ng deacons. Sa atin, mga kapatid, ito, structure, setup sa church. Ang maituturing na deacons, yung mga leaders natin sa church. Halimbawa, sa church dito sa Malabon, meron tayong leader ng mga kananayan, may leader ng katatayan, di ba? Meron tayong leader ng mga kabataan. Meron tayong leader ng mga musician. Meron tayong advisor sa church natin sa Malabon. Advisor natin sila Nanay Bien, Tatay Boy, sila Brother Joel. Amen. Church secretary. Meron tayong pastor's wife. So yung staff, mga kapatid, yung church board na tinatawag, yan yung deacons nung panahon nila. Paano nagkaroon ng deacons? Mababasa natin ng history kung paano nagkaroon ng deacons sa Acts chapter 6. Ang nangyari po kasi sa Acts chapter 6, dumami ang mga mananampalataya, lumago. Dumami sila, nag-multiply ang mga mananampalataya nung panahon na yan. At dahil sa paglago, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng issue. Alam niyo mga kapatid, sa paglago ng gawain, hindi mawawala na magkaroon ng mga issue. Ano po, mga problema kasama sa paglago. Talagang kasama yan, mga kapatid. Ano? Halimbawa, sa church, pag dumadami na, isang problema dyan, yung lugar, pag hindi na kasya. Ano po? Kagaya natin sa church, ano? Nung last year, nagpaplano na tayo. Hanggang ngayon, nananalangin tayo ng mas malaking lugar. Dahil, kung maalala nyo, bago nag-lockdown, talagang puno na tayo sa church. Eh. So, kasama sa paglago ng church yung mga issue, mga problem. Ngayon, nung lumago ang church sa Acts chapter 6, nagkaroon ng issue. Ano ang issue nung panahon na yon? Dahil nung panahon na yon, communal living sila, sama-sama lahat. Yung mga pagkain, dinidistribute. Ngayon, yung mga babaeng
babaeng balo na mga kalahating Hudyo, kalahating Hentil, mga kapatid, eh nagkaroon ng issue na hindi patas yung distribution. Nagrereklamo yung iba, kumbaga sa ayuda, hindi nakakakuha. Ano po? Parang ganun, ano? Ano lang yan, kumbaga, comparison lang. Ganun nangyari, nagkaroon ng issue, mga kapatid. Nagkaroon ng issue na yung mga half Jew, half Greek, eh, hindi nakakatanggap ng rasyon. Nagkaroon ng issue, kaya nagkaroon ng bulong-bulungan. Kaya ang ginawa ng mga apostol, nagpa-meeting sila. Sa Acts chapter 6, isa-summarize ko na lang. Nagpa-meeting ang mga apostol. Nasabi ng mga apostol, oh, may problema sa distribution ng pagkain. Pero hindi naman po pwede na iwanan na namin ang ministry tapos kami pa ang mag-aasikaso niyan. Kami pa mag-aayos ng pag-distribute ng pagkain. Ang gawin na lang natin, mamili tayo. Mamili tayo ng mamamahala dyan. Sabi dyan sa Acts chapter 6, verse 3. Ayan. Sabi ng mga apostol, mamili tayo ng 7 lalaki na puspos ng Espiritu Santo, may honest report, may Holy Ghost saka wisdom, at sila ang i-appoint natin na mamahala dyan sa pag-distribute ng pagkain. So, sabi ng mga apostol, eh, hindi na kami dyan. Ano? Sabi ng mga apostol, kami, focus kami sa ministry, focus kami sa preaching, pati sa prayer. Ngayon, sa pag-distribute ng mga goods, eh, mamili tayo ng 7 na magiging tagapamahala niyan. At yung 7 na yan, mga kapatid, sabi dyan sa verse 5, si Felipe, si Procoro, ni Canor, si Timon, si Parmenas, si Nicolas, mga kapatid, saka si Esteban, itong 7 ito ang unang deacons. Sila yung inassign ng mga apostol na mamahala sa pag-distribute ng mga pagkain. Diyan nagsimula yung term na deacons. Itong 7 ito ang unang deacons sa Acts chapter 6. Ano ang binigay, mga kapatid, ni Pablo na, I mean, ng mga apostol na requirement sa pagiging deacon? Kailangan ba magaling? Kailangan i-graduate? Ng ganito ganyan? Hindi ganun ang ginawa nilang requirement. Anong requirement sa pagiging deacon, sa pagiging leader ng church, sa church? Anong requirement? Sabi doon, honest report, number one. Honest report. Ibig sabihin, may mabuting katunayan. Ibig sabihin, may kredibilidad at maayos ang buhay. Isa yan sa requirements sa leadership sa church. Hindi ito pagalingan, hindi ito padamihan ng talent, ano po, hindi ito patalinuhan. Itong binigay na requirements, una, honest report. Meron bang honest report? Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan at yung kanyang buhay ay mayroong magandang patotoo. Yan. Kaya nga, like ko nasasabi, mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi natin gustong mag-please ng tao. Hindi yun ang purpose natin. Ang purpose natin, mag-please sa Panginoon. Pero mamuhay tayo, lagi tayong mag-strive, mga kapatid, na dapat meron tayong honest report. Na pag binanggit yung pangalan natin, ah, si brother, ano, okay yan. Okay yan, mapagkatiwalaan yan. Honest yan. Lagi tayong mag-strive na meron tayong honest report ng buhay natin. Yan ang unang sinabi dito na requirement sa deacon na mapipili. May honest report. May magandang patotoo ang buhay. Ano pa? Pangalawa, mga kapatid, puspos ng Espiritu Santo. Kailangan Holy Ghost filled. Kailangan anointed. Kailangan may Holy Ghost. Hindi po pwede walang Holy Ghost magiging church leader. Hindi pa napuspos ng Holy Ghost, magiging church leader.
Hindi po ganun, mga kapatid, ano, kailangan puspos ng Espiritu Santo dahil hindi naman to company. Ano po? In church, hindi naman to company, hindi naman to business, mga kapatid, na ang requirement sa mga leaders sa business, sa company, eh, graduate ka ng ganito, magaling ka sa business. Pero pagdating sa gawain, mga kapatid, ang kailangan dito ay puspos ng Espiritu Santo. Dahil gawain to eh. Gawain to ng Panginoon eh. Hindi naman to gawain ng tao. Hindi naman to, kaya sabi natin ngayon, hindi naman to business. At ang gawain ng Panginoon ay dapat nililid tayo ng Holy Ghost. Kaya kailangan ang mga leaders sa church puspos ng Holy Ghost, mga kapatid. So, kailangan honest report, may sabihin, meron na siyang magandang record. Hindi ito pag-discriminate, no? Pero kailangan, syempre, nasubukan ka na, medyo matagal ka na rin sa gawain, at yung buhay mo ay makikita na matapat ka at puspos ka ng Holy Ghost. Hindi yung pag-discriminate, kundi ganun ang dapat, mga kapatid, no? Ganun ang dapat. Kasi, sabi nga ng Hebrews 11, verse 2, for by it, the elders obtain good report. Sa pamagitan ng faith, yung for by it doon, yung verse 1, faith is the substance of things hoped for. Sa pamagitan ng pananampalataya, ang mga elders, ang mga leaders, nagkakaroon ng good report. So dapat, meron na silang napatunayan na yung pananampalataya nila ay subok na. Mga kapatid. Kaya nandun yung wisdom. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, sa sulat niya kay Timoteo, kay Titus, kung sino man naghahangad na maging obispo, maging leader, maging pastor, or maging leader sa church, sabi ni Pablo, ay magandang hangarin yan. Pero, huwag baguhan. Sabi niya, not novice. Bakit? Baka malaglag sa lilo ng kaaway. Diba? Dahil sa pagmamataas. Baka madulas. Ano? Dahil hindi pa subok, mga kapatid. Kaya ang bili ni Pablo, huwag novice, huwag baguhan. Dahil pagka medyo baguhan, eh, alam nyo na, mga kapatid, pagka baguhan pa tayo, eh, talagang madadala tayo, mga kapatid, sa bola-bola ng kaaway. Diba? Kapag ka napuri, eh, baka lumaki ang ulo natin. Kaya, bili niya ni Pablo. Basta siguro matatalakay natin yung susunod. Yung mga requirements ng gusto maging church leader. Huwag novice, huwag baguhan, mga kapatid. So, yan ang pangalawang requirement sa church leader. Hindi sinabing kailangan mayaman. O mayaman tong gawin tong church leader. Hindi po ganun, ano? Ay, ito, mayaman to ka church leader ito. Una, good report, honest report. Sabihin, matapat siya. Pangalawa, puspos ng Holy Ghost. Ibig sabihin, namumuhay din to na may kabanalan dapat. Diba? Kasi puspos siya ng Holy Ghost. Ano pa sabi dito? Puspos ng Espiritu Santo, ng Espiritu at ng karunungan. So yung deacons, yung leaders sa church, sabi dito, ang requirement, kailangan puspos din ng wisdom. Hindi sinabing knowledge, hindi sinabing maraming alam, kailangan puspos ng wisdom. Ibig sabihin, pag sinabing wisdom, may kinalaman nito, mga kapatid, sa decision making. Diba? Marunong mag-desisyon, marunong yung alam ang disposition sa buhay, mga kapatid, ano? Dahil bilang leaders, malalagay tayo sa sitwasyon ng decision. Kaya kailangan may wisdom ito. Hindi lang puspos ng Holy Ghost, nandoon din yung wisdom, common sense. Nandoon yung marunong siya mag-decide. Amen. So yan po ang binigay na qualities, qualification for deacons, church leaders. At ang napili, itong ang pito. Kasama dyan sa napili si Felipe. Alam natin si Felipe naging evangelist later on sa Samaria. At si Esteban, ang unang martir na
Kristiyano. Sila ang kasama sila sa unang pitong deacons ng church, mga kapatid. At makita natin ang ministry nila bilang deacons ay ministry. Ibig sabihin, magpaglilingkod. They serve tables. Doon sila nagsimula. Sila yung taga-distribute ng pagkain. Hindi sila leader na mataas o kaya eh, ano kagad. Si Felipe hindi siya agad naging evangelist. Si Esteban hindi siya naging mangangaral agad. Saan siya nagsimula? Serving tables, mga kapatid. Paglilingkod. Taga-distribute ng pagkain. Yan ang ano ng deacons dati, mga kapatid. Na ibig sabihin talaga ng deacons ay minister, servants, mga kapatid, naglilingkod. So, yan po ang sinasabi dyan. So, napunta tayo dyan dahil sabi sa verse 1 pa lang tayo, binati ni Pablo at sabi niya ang sulat na ito para sa mga mananampalataya sa Panginoon sa Filipos, kasama ang mga bishop, o yung mga leaders, mga namamahala, overseer ng gawain, mga pastor, at mga deacons, yung mga leaders ng church, mga kapatid, ano? So it seems by this time, lumago na yung gawain sa Filipos. Dahil meron ng mga bishops, meron ng mga deacons, ibig sabihin, siguro may mga marami ng church houses, house churches, I mean, or oikos sa Filipos. Lumago na yung gawain doon na sinimulan ni Pablo. Kaya binati niya yung mga bishop pati mga deacons doon. Ayan. Sabi sa verse 2, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Kagaya nabanggit natin, ano, lagi itong ginagamit ni Pablo na pagbati. Yung grace and peace. Sa Galacia, sa Epeso, nabasa natin, napag-aralan natin, ano, pati sa sulat niya kay Philemon. Mostly, ito ang ginagamit niyang pangbati sa mga sulat. Grace and peace. Lagi magkasama yan, mga kapatid. Dahil ang grace, ito po ang normal at madalas na ginagamit na pangbati sa mga Gentiles noong panahon nila. Grace or charis, charis. Yan ang Greek word for grace, charis. At yung peace naman, ito ang madalas na ginagamit na batian ng mga Hudyo. Peace or eiren sa Greek or sa ano naman, sa Hebrew, ang peace nila, ang salitang peace ay shalom. Ang mga Hudyo, pag nagbabatian yan, laging shalom. Peace, brother, peace. Shalom. Ang mga Gentiles naman, grace, charis. Pero sa sulat ni Pablo, pinagsama niya yung grace and peace. Grace be unto you and peace. Bakit, mga kapatid? Dahil ito ay signifying na kay Kristo Jesus, ang mga Gentiles at ang mga Jews ay magkasama na. Natalakay natin yan sa Ephesians chapter 2. Na pinag-isa na ng Panginoon. Dating itong dalawang may pagkakaalitan dati ay pinag-isa na sa isang katawan. Dahil sa pagiging Kristiyano, wala na pong Hudyo, wala na pong Gentiles. So, pinag-isa niya yung bati sa Gentiles pati sa Hudyo, grace and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. So dyan, makikita natin mga kapatid, ano, na yung pagbati ni Pablo. Makikita niyo yung sulat niya, mostly pare-pareho yung kanyang greetings. Ganyan yung ginagamit niyang format, mga kapatid. So huwag tayong malito dyan, nasabi niya na from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Huwag tayong malito na bakit magkahiwalay, bakit magkaiba? Yung ibig sabihin yung Ama at si Jesus Christ ba ay magkaiba, Pastor? Hindi po. Dito ay sinisignify lang ni Pablo, mga kapatid, ang magkaibang role na ginampanan ng Panginoon sa pagpo-provide sa atin ng peace and grace. Dahil wala pong totoong peace ang tao, maliban na siya ay ma-reconcile sa kanyang Creator. Maipagkasundo tayo sa Panginoon. Doon lang nagkakaroon ng peace ang tao. Kapag ka naipagkasundo tayo sa ating manlilikha, mga kapatid. Wala pong ibang paraan na magka-peace ang tao sa kanyang puso kung hindi pa siya
na-reconcile sa kanyang Creator. At paano tayo na-reconcile sa ating Creator? Sa 2 Corinthians chapter 5, malino na sinabi doon na to wit, God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Na-reconcile tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito, pinapakita ni Pablo yung magkaibang role na bilang ama, mga kapatid, bilang Diyos, mga kapatid, siya ang ating ama. Pero siya ay naging tao sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo para ma-provide sa atin yung peace. Para ma-provide sa atin, mga kapatid, yung peace, yung kapayapaan na dahil ito sa biyaya ng Panginoon. At isa pa, mga kapatid, ano? Yung word na end, from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Sa Greek, mga kapatid, yung word na kai sa Greek, hindi po ito laging kinatranslate as end. Ang word na kai sa Greek ay pwede rin i-translate sa English as even. Kaya pagka ginamit natin ng even na word, imbis na end, magiging ang basa dito, from God our Father, even from the Lord Jesus Christ. Yung end dyan, sa original ay kai. At yung word na kai, pwede rin i-translate as even. So, from God our Father, even from the Lord Jesus Christ. So, hindi po yan magkaibang persona, mga kapatid, ano? Hindi po yan dalawang persona. Ano po? Tandaan natin, isa lang ang Diyos. Wala po silang idea ng Trinity. Wala po silang idea ng maraming persona sa isang Diyos dahil ang katuruan na yan ay lumabas nasa 300, between 300 to 400 AD. Ibig sabihin, natapos na ang Bible, nasulat na ang Bible, saka lang lumitaw yung doktrina ng Trinity. At least 200 years after mamatay ang mga apostol. So, sila Pablo, sila Pedro, lahat ng sumulat ng Bible, wala po silang idea ng Trinity dahil ang Trinity ay later invention na lang. Lumitaw, mga kapatid. So, huwag tayong malito pag nababasa natin yan sa epistles, God our Father from the Lord Jesus Christ, yan po ay signifying lang different roles na ginampanan ng Panginoon. There's only one God, mga kapatid. At hindi po siya nahati sa maraming persona. So, yan po ang verse 2. Ano po? So, sunod na tayo. Verse 3. Yan. Verse 3. I thank my God upon every remembrance of you. Sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos kapag ka naalala ko kayo. Dahil nga itong mga taga-Pilipos, mga kapatid, ay very generous. Sa mga bandang huli ng sulat na ito, mababasa natin kung gaano ka-generous ang mga taga-Pilipos. Laging supporter talaga ito ni Pablo sa ministry. Kaya sabi ni Pablo, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos kapag naalala ko kayo. Amen. Kasi itong mga taga-Pilipos, mababait ito, no? Talagang matatapat sa Panginoon. Kaya sana mga kapatid, strive din natin yan na sana pag naalala tayo ng ating pastor, nagpapasalamat siya sa Diyos. Hindi yung pag naalala tayo ni Pastor. Pero eto si Pablo, mga kapatid. Sabi niya, pag naalala ko kayo, napapa-thank you Lord ako. Diba? Praise God. Mabait, matapat. Amen. Oh, hindi sakit ng ulo. Umihirit pa si Stereoli dito. Hindi lang sakit ng ulo ni Pastor. Ayan. Amen. Kung hindi ka sakit ng ulo ni Pastor, sabi kang amen. So, sabi niya ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos pag naalala mo kayo. Alam niyo mga kapatid, ang laking bagay, ano po, sa ministry. Sa ministry may challenges, di ba? Merong mga pagsubok. Kagaya ito si Pablo, nakakulong. Pero pag naalala niya, yung mga kapatiran ay nagpapatuloy, nagpapakatapat sa Panginoon. Malaking kagaangan yan sa puso ng pastor.
Amen. Sinabi niya rin niya kay Philemon, sulat niya kay Philemon, na nakakaramdam siya ng consolation dahil sa nababalitaan niyang kabutihan ni Philemon. So, malaking encouragement po sa ating pastor, mga kapatid, no? Kapag ka tayo ay nakikita na nagpapakatapat. Kagaya na sinabi ni John sa sulat niya, I think 3 John, I have no greater joy than to see my children walk in truth. Matanda na si John doon, sabi niya, wala akong ibang dakila pang kagalakan, kundi yung makita ko ang aking mga anak sa pananampalataya ay lumalakad sa katotohanan. So, malaking encouragement, mga kapatid, malaking consolation, malaking kagaangan ng loob sa mga lingkod ng Panginoon basta tayo po ay nagpapakabait at nagpapakatapat at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid. Kaya saan, sabi ni Pablo, I thank my God upon every remembrance of you. Amen. Sabi niya sa verse 4, always in every prayer of mine for you, all making requests with joy. Amen. Kapag ka nagpe-pray si Pablo at nananalangin siya para sa mga taga-Philippians, lagi may kagalakan. Ito yung sabi ng Hebrews, ano? Sabi ng Hebrews, magpasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Diba? Dahil sila ay nangagpupuyat, natila baga sila ang magsusulit para sa inyong kaluluwa. Upang gawin nila ito ng may kagalakan at hindi may kahapisan na hindi nyo pakikinabangan. Diba? Para magawa daw ng mga namumuno sa atin ng may kagalakan yung kanilang ministry at gampanin, magpasakop daw tayo. Kumbaga, talagang maging submissive, obedient, talagang mabait, mga kapatid. At hindi lang para like pastor, kundi of course para sa Panginoon, mga kapatid. Kasi kapag kaginawa raw ito ng may kahapisan ng ating mga leaders, hindi raw mapapakinabangan. Hindi ito magiging pakinabang. Sabi niya dyan, always with joy. Verse 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Yan. Very notable ang mga taga-Filipos. Kaya sabi dito ni Pablo, mula pa ng pasimula, meron na kayong fellowship in the gospel. Ano yung sabihin ng fellowship in the gospel dito ni Pablo? Ibig yung, sa Tagalog, ang ginamit na term, mga kapatid, ay ang inyong pakikisama, mga kapatid. Ayan. Masaya natin sa Tagalog. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Yung fellowship dyan, hindi yung fellowship na magkakapatid, sama-sama. Ang ibig sabihin dyan ng fellowship, yung context ng word na fellowship dyan ay pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, mula pa nung unang araw, laging na kayong nakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kumbaga, itong mga taga-Filipos, talagang supportive sa ministry, talagang meron sila laging bahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi lang po yan monetary, ano? We're not speaking about money. Ang ibig sabihin ito ni Pablo, mga kapatid, meron silang bahagi, meron silang ginagawa, mga kapatid, para makatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Amen. Huwag doon lagi sinasabi ng ating pastor, no, Pastor Nomer, hindi kailangan ng Diyos ng tulong natin. Oo. Pero sa plano ng Panginoon, gusto niya na makabahagi tayo. Dahil kung di tayo tutulong, di tayong makikibahagi sa gawain, kaya ng Panginoon na gumamit ng iba. Pero tayo ang mawawalan. Hindi tayo nagkaroon ng parte dun sa gawain. Diba? Mas maganda na makasama ka. Magkaroon ka ng kabahagi sa gawain. Kumbaga, talagang naroon ka, susupport ka, talagang kakabahagi ka sa lalo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, very commendable itong Philippians.
Sabi niya, from the first day, lagi ko na kayong kasama na may bahagi kayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Amen. Ang ganda pong goal, ano? Ang gandang goal. Na meron tayong bahagi, hindi para makapagmalaki ano, sa Panginoon, kundi nagkaroon po ng purpose, nagkaroon ng saysay ang ating buhay dahil may magandang kinapuntahan. Dahil lahat po ng ginagawa dito sa mundong ito, kahit ano, mga kapatid, lahat yan, mauwi lahat sa wala. Sabi sa 1 Peter, mauwi lahat yan, mga kapatid, sa kabulukan. Mauwi lahat, masusunog lahat ng gawa dito sa ibabaw ng lupa, sa pagbabalik ng Panginoon. Ang nagkaroon lang ng saysay, yung ginawa natin para sa Panginoon. Diba may awit niyan? Only one life. You only have one life. At lahat ay mawawalang halaga. Only those things that you have done for the Lord. Yun lang ang magkakaroon ng saysay, sabi sa 1 Corinthians 15:58. Be steadfast, be unmovable, always abounding in the work of the Lord, for we know that our labor is not in vain in the Lord. Pag nagpagal ka para sa Panginoon, hindi po yan walang kabuluhan. Pero kung para sa mundo lang, para sa buhay na ito lang, kagaya ng ginawa ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2, he tried everything. He tried folly, he tried, mga kapatid, laughter, he tried entertainment, he tried projects, infrastructure, nagpatayo siya na kung ano-ano. Sabi niya, walang kabuluhan lahat. Vanity of vanities, all is vanity. Walang kabuluhan. Pero pag para sa Panginoon, it's not in vain, mga kapatid. Kaya yan. Yan ibig sabihin ng fellowship dyan, mga kapatid. Kaya ang fellowship na gawin natin, kasama na dyan yung pakikipag-fellowship sa isa't isa, pero kinakailangan natin ng fellowship in the gospel. Magkaroon tayo ng bahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sabi niya sa verse 6, mga kapatid, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa iyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Kristo. Sabi ni Pablo, ako sigurado ako, confident ako dito sa bagay na ito. Na ano? Na siya, sino yung siya dyan? Sino yung he dyan? Ang Panginoon, ang Diyos. Siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo, lulubusin niya yan. Ibig sabihin, tatapusin niya yan. He will perform it. Nagsimula siya, tatapusin niya yan. Gagawin niya yan hanggang sa araw ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. You see, mga kapatid, we are a ongoing project ng Panginoon. Tayo ay work ng Panginoon. We are His workmanship, sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10. Nagsimula ng mabuting bagay ang Panginoon sa ating buhay, lulubusin niya yan. He will work it out. He will work in you. He will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya ang Panginoon, kung may sinimulang magandang bagay sa buhay mo, magpatuloy ka lang. Let me tell you, ang Panginoon, tatapusin niya yan. Basta nandoon ka, willing ka, submissive ka, hinayaan mo ang Panginoon kumilos sa buhay mo, tatapusin niya yan. Alam niyo, ang Panginoon, mga kapatid, ano mang sinimulan niya, tinatapos niya. Hindi siya kagaya natin na minsan, puro simula lang tayo, di ba? Simula tayo, tapos, kalagitnaan, nag-iba na naman. Simula naman ng panibago. O, ningas kugon. Pero ang Panginoon, sabi dito, who hath begun a good work in you, he will perform it. Tatapusin niya yan. And let me tell you, mga kapatid, hindi pa tapos sa iyo ang Panginoon. Bakit? Ang sabi diyan, he will perform it until the day of Jesus Christ. Hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Kaya, hayaan mo lang na ang Panginoon kumilos
siyang nagpasimula ng magandang bagay sa buhay mo, tatapusin niya. Kaya ito yung pinili kong title sa ating topic ngayong gabi, Bible study. He will fulfill it. He will perform it. He will do it. Amen. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ng Panginoon. He will work it out, mga kapatid. He will do a work in our lives, mga kapatid. We are His workmanship. Kaya, manatili tayong nasa kamay ng Panginoon, mga kapatid. Huwag ka lang umalis. Huwag ka lang, diba? Magpasabit ka lang sa kamay ng Panginoon at hayaan mo siyang gumawa. Tapusin yung sinimulan niya sa buhay mo, mga kapatid. Kaya, yan ang unang 6 verses, mga kapatid. Ano? Dito na muna tayo magtatapos sa Bible study natin ngayong gabi. Naka 6 verses tayo. So, sabi dyan, mga kapatid, isang bagay ang sigurado. Confident na confident si Pablo dito. Sabi niya sa mga taga-Pilipos, ang ganda ng simula. Nagsimula ang Panginoon ng gawain sa Pilipos. Siya nagpasimula, He will perform it hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. It is more of partnership to sa pagitan mo at ng Panginoon. Kasi sabi dyan, He will perform it. Ang Panginoon ang gagawa. Pero sa chapter 2, mababasa natin, work out your own salvation with fear and trembling. Sino ba talaga ang gagawa? Sino ba talaga ang tatrabaho? Sabi sa Philippians 1:6, He, ang Diyos. Sabi naman sa Philippians chapter 2 verse 12 ba yan? Sa 12, work out your own. Ibig sabihin, ito ay partnership. Ikaw at ang Panginoon. Kaya sabi ng verse 13, so medyo tumalo na tayo, pero just to end and just to make a point, mga kapatid, just to emphasize the point dito sa verse 6, sabi daw ng sa chapter 2, ano? Chapter 2 verse 12, ang sabi dyan, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi dito, He will do it. Sa verse 6, 1:6. Pero sabi sa chapter 2 verse 12, work out your own. Sino ba talaga, pastor, ang gagawa? Ang tatrabaho? Ang Panginoon ba? Sabi dito, He will perform it. Kaya ba't sabi sa chapter 2 verse 12, kanya-kanyang kaligtasan, trabahuhin natin. Partnership to between you and the Lord. Kaya sabi ng verse 13, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Partnership. He works in, sabi sa verse 13, He works in, you work out. He works in us both to will and to do His good pleasure. Siya ang tumatrabaho sa ating kalooban. Inaayos tayo. Bigyan tayo ng Holy Ghost. Bigyan tayo ng power, mga kapatid. Diba? You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. He works in us. We work out. Bigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, pero kailangan natin itong i-work out, mga kapatid. So, it's a partnership between us and the Lord. Hayaan mong kumilos siya sa iyo. He works in you. Inaayos ang ating kaisipan, inaayos ang ating character. Tapos tayo naman wino-workout natin, mga kapatid. So, sa tulong ng Panginoon, hindi natin kaya sa ating sarili. Kung walang biyaya, ang Espiritu Santo ng Panginoon, hindi natin kaya. Kaya nga, He works in para tayo makapag-work out. Sabi nga ng isang awit, Jesus in the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Kaya, binibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon para magawa natin. Pero kailangan din nating isabuhay, i-apply. Binigyan nga tayo ng biyaya na magawa yun, binigyan tayo ng Espiritu Santo. Kung di naman natin i-apply, isa sa buhay, di natin susundin, eh baliwala. Kaya, partnership. He works in, you work out.
Pero sabi dito sa ating pagtatapos, sigurado ang bagay na ito. Siya nagpasimula ng magandang gawa sa atin, tatapusin niya ito. Lulubusin niya ito hanggang sa araw ng Panginoon. Amen. So bukas, mga kapatid, ay itutuloy natin ang Bible study. So bukas sa verse 7 na tayo. Hanggang dito muna tayo sa verse 6. And I believe marami tayong natutunan sa gabing ito, sa unang 6 verses ng Philippians. Amen. Amen. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. So manalangin na tayo, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Tutuloy natin bukas. Tomorrow is Wednesday, tama. So bukas, so ituloy tayo, verse 7. So let us pray sa ating pagtatapos, mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Hilat mapagpalang Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa iyong mga salita na punong-puno, Panginoon, ng mga aral, punong-puno ng rema, Panginoon. Salamat dahil sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ginamit mo para maglagay ng mensahe, hindi lang para sa mga taga-Pilipos ng panahon na yun, kundi pati para sa amin, Panginoon, pinreserve mo ang mensahe at nakaabot sa amin ang mga mensaheng ito na nakapaloob sa sulat. Kaya, O Diyos, maraming salamat sa salita mo. Tunay nga ng salita mo, Panginoon, ay buhay, mabisa, matalas, bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kasukasuan at ng utak, ng kaluluwa at ng spirito at madaling kumilala ng haka at puso ng tao. Kaya, Lord, ang iyong salita ang siyang mag-mold sa amin, magturo sa amin, magsaway, mag-correct sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa Bible study ngayong gabi. Maraming salamat sa salita mo. Lord, ang pag-iingat, gabay, protection, igawad mo po sa iyong mga anak. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng crisis na ito, Panginoon, magpapatuloy lang kami sa paglilingkod. Magpapatuloy lang kami sa pagtitiwala sa iyo. Alam namin, Panginoon, di mo kami pababayaan. Kaya Lord, ikaw po ang magpatatag sa aming pananampalataya, magpatibay sa amin sa gitna ng pagsubok. Ikaw po ang mag-provide sa mga pangangailangan. Sa iyo po kami umaasa. Sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Ingatan mo po, gabayan ang bawat isa. At ikaw po mag-provide sa aming mga needs. Mga kapatiran ng UPC Malabon, bawat pamilya, Panginoon, Lord, I pray. Pag-iingat, pagpapala, gabay, igawad mo. Mga kapatiran din po ng UPC Tondo at ng iba pang mga churches. Mga kapatiran namin abroad, Panginoon, at ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan na nakikinig sa gabing ito. Pagpalaya mo sila at ingatan. Marami pong salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, kaluwalhatian. This is our prayer, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. So, praise the Lord. Amen. So, salamat po, mga kapatid, sa inyong pakikinig. So, tuloy-tuloy lang tayo, mga kapatid, bukas, pagpapatuloy natin. Pwede niyong i-advance reading itong Philippians. Maiksi lang po ito, 4 chapters. Kaya palagay ko 2 weeks matatapos natin. Kaya, amen. Salamat sa Panginoon. So, tapos na po ang ating Bible study, mga kapatid. Amen. So, magkita-kita tayo bukas. May devotion tayo ng 9. At bukas ng gabi, tuloy-tuloy ang ating Bible study. Hindi ko makita ang inyong mga pangalan. Pero, tingnan ko kung makikita ko yung pangalan para mabati ko kayo. Dito sa, ano, titingnan ko. Saan pa bang nariyan? Okay, so salamat po sa lahat. Ayan, nandiyan ang Elisterio family. Amen. Brother Sandy, Sister Lot, Sister Rosalie, ang mga bata. Nariyan, nandiyan si Sister Chloe, Brother Josh, Brother Sean. Si EJ, si Jai, si JR. Nanay Bien and Tatay Boy, good evening po. Sister Mary Jane Miranda, good evening. Thank you for listening. Sister Baby Rodriguez. Salamat po sa pakikinig, Pastor Sagani and Sister Mary Jean Albino. Thank you for listening. Sister Monica de los Reyes. Amen.
Abulensya family, magandang gabi po, Brother Alex, Sister Bell. Amen. Brother Edgar Galima, thank you po for listening tonight. Maraming salamat po. Sin po na rin. Makita ang iba. Amen. Hindi ko makita yung iba. O, sa lahat na nakikinig, 18 kayo. Marami-rami tayo ngayon. Hindi ko makita ang mga pangalan. Ito po ang disadvantage kapag ginagamit ko itong StreamYard. Hindi ko makita ang mga names. At pasensya na po sa hindi ko nabati. Ano? Hindi ko makita ang pangalan nyo. Well, anyway, salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid, alam po nariyan kayo. Salamat for listening tonight. Amen. Sa lahat na nakinig, maraming salamat po. Tapos na po ang ating gawain, ang pagpapala, pag-iingat, gabay ng Panginoon ay sumating lahat. Lord bless you, mga kapatid, at magandang gabi po. Amen. God bless, mga kapatid.